Bago po tayo mag tuloy-tuloy sa ating mga topic, gusto ko lang po munang i-promote itong isang channel natin, na backup channel natin, na kung sakali na itong main channel natin ay bigla na lang mawala, ano? Eh pwede niyo po tayong pwede po nating gamitin itong Mark Ramos backup na channel para po magtuloy-tuloy pa din po yung ating mga live stream sa araw-araw. Alam niyo naman po, politika ang ating topic at madami po diyan eh medyo nasasagasaan natin. Eh kung hindi man nila ako ang mapawala eh yung channel natin ang papawalain. Pero kaya po natin ginawa yung Mark Ramos backup para patuloy pa din po tayo na makakalpag live stream kung sakaling meron kasi yung mga pinklawan eh mahilig silang mga report. Mga pikon din ng mga hinayupak eh. So yan po, Mark Ramos backup. Huwag niyo pong kalimutan na isa. Sa next po nating topic, mga kababayan, eto naman po, ayan, si JPE. So kung matatandaan niyo po, mga kababayan, eh, si, alam niyo naman po, si JPE, eto, ngayon nga po, eh, legal counsel ng Pangulong Marcos, eh, di ba? So ngayon po, kung matatandaan niyo, nung panahon na kakatapos lang nung election, eh, si JPE ay isa po sa biktima nang kinakancel ng mga pinklawan. Ano po? Nandiyan na nga po yung ikinancel nila yung mismong produkto ni JPE. So ngayon po mga kababayan, nakinabang pa po si JPE o si Juan Ponce Enrile o Manong Johnny doon sa mga pinaggagawa ng mga pinklawan. Ito po, ipapakita ko sa inyo. So ngayon po, ang sabi dito ni Andy J. Cuervo, ano? Andy J. Cuervo, alam ko dati kinakancel nila ito eh. Yung Delimondo po, mga kababayan. Yung sinasabi natin na may kamahalan ng presyo, pero talaga namang hindi mo matatawaran yung lasa nito, di ba? Ito na siya ngayon, mas lumaki pa. Oh. Dati po, nakikita ko yan sa mga grocery store. Yan po, yung maliliit lang po na ganyan. No? Ayan po, kung makikita nyo, ito lang pong maliliit na lata. Ngayon po, dahil sa cancel nila, eh mas mukhang pinalaki pa po. Ayan, no? Talagang isang lata na nung ano. Yung kala mo, yung paggagawa ka ng fruit salad, yung malalaki, isang galon po yata yung lata na yan. Eh. Diba? Magkano kaya ang presyo niyan? Pero ako po, naniniwala po ako, ha? Kahit ganyan pong naging jumbo yung sukat nitong Delimondo na to, eh, for sure po, talagang tatangkilikin pa din po, mga kababayan. Dahil kahit anong cancel po nila dyan, yung produkto na po yan, eh, talagang subok sa lasa. Sa lasa pa lang, panalong-panalo ka na. Isang lata po yata niyan, yung maliit. Na anong size ba yun? Siguro ganyan, no? Parang gadangkal lang. Eh talaga namang nasa 200 piso na eh. Di ba? Eh eto pa kaya na mas malaki. So ngayon, sabi ko, ani pa, may cancel culture silang nalalaman ah. Pero ang nangyari, mas lumaki pa yung isang produkto. Parang mas lumalago yung isang produkto. Eh gagawa po ba sila ng ganyang kalaki kung walang tumatangkilik? 'Di ba? Eh di sana dito pa lang sa maliit eh hininto na nila kung nakaapekto yung pagka-cancel nilang ganun. Oh. Kung nakaapekto yung pagka-cancel nilang ganun. Eh wala po. Ang nangyari, mas lumaki pa at mas ayan, parang pang-asar eh. Mas pa super giant na po ito, yo. Paano mo kaya ubusin niya? Siguro itong umu-order o bumibili ng mga ganito kalalaki eh sa mga restaurant na malalaki po ano. Kasi hindi mo naman lulutuin 'yan ng isa sa loob ng bahay eh, na ganyan. At the same time, pag binuksan mo 'yan, kailangan i-consume mo na lahat 'yan. Hindi naman pwede yung kukuha ka ng konti, tapos tatakpan mo ulit, tapos ibabalik mo sa rep. Eh hindi din po maganda yung ganun. Kaya
For sure po yan, may mga restaurant na malalaki na umu-order nung ganyan. Tapos isineserve po nila sa kanilang restaurant. Ano? Kasi masarap po talaga. Masarap po talaga yung Delimondo ni JPE. O no, mga kakamping, mga pinklawan. Walang nangyari yung pa-cancel-cancel nyo. Ano? So yun yung sinasabi po ni Katon Ying. Hindi na kayo nadala. Hindi na kayo nadala na puro kayo cancel, ang akala nyo ay magiging epektibo na babagsak yung produkto nung kina-cancel ninyo. Tapos salungat na salungat pa po yung pagka-cancel nila doon sa ipinupush nilang angat buhay. Kapag ka hindi ka nila kapanalig, eh bagsak buhay para sa iyo. Ka-cancel ka namin. Kapag kapanalig ka namin at parehas tayo ng sinusuportahan, angat buhay ka. O ganun po sila. Ano? Hindi po para sa lahat talaga. Kaya, siguro isa po yun sa naramdaman ng taong bayan. Isa yun sa naramdaman ng taong bayan. Kaya po talagang hindi pinalad yung kanilang nanay. Diba? Dahil doon sa mga pa-cancel-cancel nila, naramdaman siguro ng tao na, nako, pag eto nanalo, tapos nalaman na hindi siya yung sinuportahan natin, eh baka bawian tayo. Baka lang po, di ba? Baka lang, nagtatanong lang. So, ayun po, yung cancel culture nila, patunay po na hindi epektibo ang kanilang mga pinaggagawa. Pero yun yung, parang lata na ng pintura to eh, yung malaki talaga eh. Oh.